Nasa kalahating kilo siya mga pre. So legit na legit to mga pre, may brand siya. Binili ko to mga pre kasi kailangan ko, kasi minsan umalis ako hindi ko na-charge yung cellphone ko, kaya minsan pumunta ako ng trabaho ano, wala akong cellphone, hindi ko magagamit kasi wala siyang battery. So ayun nga mga pre, pagliyak nito mga pre para may magamit ako. So yun nga mga pre, eto na mga pre, excited na ba kayo? Tanan! And kulay black yung napili ko mga pre. Meron siyang dalawang kulay mga pre, meron siyang white tsaka black. Dali, ito yung pinili ko, kulay black, kasi mas maganda to. Hello mga pre, good evening. For today videos mga pre, ay sandali, welcome back sa akin YouTube channel. So ngayon mga pre, bumili pala ako ng Xiaomi. Bali, mag-a-unboxing po tayo mga pre. So sandali lang, kukunin ko lang muna. So ito na mga pre, yung Xiaomi. Xiaomi, binili ko ito kanina lang mga pre. So yung laman nito mga pre, mag-a-unboxing tayo. Yung laman nito mga pre is yung Redmi na 20,000 mAh na power bank. Ayan mga pre, 20,000 mAh. So nabili ko nito. So nabili ko mga premium ito. Nabili ko to mga nasa ano lang siya, 995 pesos. So kanina ko lang to binili mga pre. So excited na ako mga pre, bubuksan na natin to. Ayan, 20,000 mAh. Nakakahalaga lang siya ng 995 pesos. Tapos meron siyang 18 watts fast charge, micro USB cable, USB-C, tapos micro USB. Nakalagay dito 20,000 mAh. Redmi 18 watts fast charge power bank. So maganda 'to mga pre, ang bigat pa. Nasa mga 3 kilo. Mga ano, nasa kalahating kilo siya mga pre. So legit na legit to mga pre, may brand siya. Binili ko to mga pre kasi kailangan ko, kasi minsan umalis ako hindi ko na-charge yung cellphone ko, kaya minsan pumunta ako ng trabaho ano, wala akong cellphone, hindi ko magagamit kasi wala siyang battery. So ayun nga mga pre, pagliyak nito mga pre para may magamit ako. So yun na mga pre, eto na mga pre, excited na ba kayo? Tanan! And kulay black yung napili ko mga pre. Meron siyang dalawang kulay mga pre, meron siyang white tsaka black. Dali, ito yung pinili ko, kulay black, kasi mas maganda to mga pre, kasi hindi siya dumihin. Tapos meron siyang kasamang nabatak. Meron siyang ito yung charger niya mga pre.
charger niya. Dapat kailangan magcha-charge kayo. Dahil ito, kapaliwanag ko mga pre, yung 20,000 mAh. Yung ibig sabihin yan pre, mga pre, is yun yung capacity niya mga pre, 20,000 mAh. So bali ito yung main, yung manual niya mga pre. Yan siyang manual. Yan siya mga pre, turn on. Ang ganda siya pre. Ayan, nabigat pa. Nabigat siya mga pre. Redmi. Ayan, Redmi. Tapos meron siyang, may pangalan pa siya dito sa gilid. 20,000 mAh. So, yung ibig sabihin ng 20,000 mAh, kung ilan yung battery capacity ng cellphone nyo mga pre. Bali, kunwari 4,500, tapos hatiin yun sa 20,000. I-divide yun sa 20,000. Bali, kung 4,500 yung capacity ng battery nyo, bali, apat na beses mo siya mapupuno sa isang araw bago siya malubat. Apat na beses mapuno yung cellphone bago maubos to yung battery niya, bago siya malubat. Tapos pag magcha-charge naman kayo nito mga pre, dapat buong araw. Hindi buong araw. Kunwari, magcha-charge kayo ngayon 9 PM, tapos kukunin nyo bukas ng 9 AM, puno na yun. Tapos, itong mga pre, papaliwanag ko. Buksan natin. Meron siyang, dito. Meron siyang USB-C, tapos micro USB. So, bale. Ito mga pre, meron siyang dito, i-on natin. Ito yung on niya mga pre. Ito. Hindi pala ito on mga pre. Kasi nakasulat dito sa may sa, meron naman siyang manual eh. Yung dito power, yung power button niya. Battery, yung nakasulat kasi dito mga pre. Sa manual niya, ito yung USB-C port. USB-C port. Ito yun mga pre, yung USB-C port niya. Tapos yung ito naman yung maliit, micro USB port input. Tapos yung ito naman mga pre, USB-A port output. Tapos yung ito, USB-A port output. Dalawa siya. Tapos yung ito naman yung apat na tuldok to mga pre. Ito, papailawin natin. Nakikita nyo yan. Ayan, yung umilaw. Yung umilaw yan mga pre. Bale, yan yung power indicator niya. Diyan mo malalaman kung meron pa siyang battery or wala. Kung nakalagay dito sa charging niya, connect a MI power adapter to the power bank via USB-C or micro USB port to the charge. The indicator shows the following charging condition. Bali, ito yung power button niya mga pre. Pipindutin mo lang dito yan mga pre. Pag may ilaw na dalawa, ibig sabihin yan yung laman ng kanyang ano. Bali, nasa Pag dalawa yung nagbi-blinking, 20 to 50% yung laman niya mga pre. Pag tatlo naman, 50 to 75%. Pag dalawa yung blinking niya, 50 to 75%. Pag tatlo yung blinking. Hindi. Ito pala. Ito sa charging niya pala. Sa charging niya, pag sa lead 1,
meron siyang blinking, tapos op, tatlo yung op niya, yung umihilaw, tatlos. Yung umihilaw, tatlo yung op, tapos isa yung nagbi-blinking. Bali, may laman siyang 25%. Tapos, pangalawa, so, yan nga guys, mga guys, mga pre. So, ito na, ipapaliwanag ko na nga yung ano niya, yung battery level niya. At ito, papailangin ko ulit. Ayan guys. So, bali, meron siyang dalawang nakailaw. So, ibig sabihin yan, nasa 50 to 75% pala. Meron pa siyang 50 to 75% yung laman ng battery niya. So, bali, kasi hindi ko pa ito nagamit eh. Kakabukas pa lang natin yan, di ba? Bali, ito. Papaliwanag ko yung battery level niya. So, bali, pag may nagbi-blinking na isa lang, kunwari, meron siyang 25%. Tapos, yung tatlong umilaw, yung blinking, naka-off siya. Bali, meron siyang 25%. Tapos, pag meron siyang naka-on na isa, tapos isang blinking, tapos dalawa yung naka-off, meron siya 25 to 50%. Tapos pag dalawa naman yung naka-on, tapos isang nagbi-blinking, tapos isa yung off, sa 50 to 75% yung laman ng battery pa. Tapos pang-apat, pag tatlo yung naka-on tapos isa yung naka-blinking, it means 75 to 99% yung laman nung. Tapos pag mag fully charge, naka-on siya lahat, mga pre. Tapos pag nag-charging error na siya, nagbi-blinking-blinking siya. Yung apat nagbi-blinking-blinking pag nag-charging error. So yun nga guys. Bali, wala siya talagang ano. Bali, wala siya talagang power off or on. Bali, meron lang siyang battery level check button. It's not a power button. Ito yung nakalagay sa notes niya. The power bank automatically depicts the text charging and discharging. The power indicator turns off after about 2 minutes of being fully charged. Safety. The power bank has multiple safeguard technologies to prevent overcharging, over-discharging, overheating, and short this circuit any working conditions. Fast charging, the power bank supports 5.1 V by 2.4 A, 9 V over 2 A, and 12 V 1 over 1.5 A using a USB A cable. The maximum output power is 18 watts when charging the devices simultaneously using dual output ports. Ang hirap naman ito ng ano niya, manual niya, mga pre. So yun na nga, mga pre, ito na yung nabili ko. So yun na yung pinaliwanag ko, yung 20,000 milliamp hour niya. Ito yung ibig sabihin niyan, apat na beses yung cellphone mapupuno. Kunwari, 5,000 milliamp hour yung ano niya, yung battery niya. So, apat na beses din siyang ano, apat na beses siyang mapupuno dito. Tapos, pag 4,500 lang yung milliamp hour yung ano mo, may git apat siya mapuno. So, bali, mas maganda to, mga pre. Kasi kailangan talaga ito. Kunwari, mag-burnout isang araw. Hanggang bukas to magagamit mo pa ito, mga pre. Kasi, ano, kunwari, kung naglalaro ka din ng ML, mapapakinabangan mo din ito, mga pre. Sobra. Kung nagbabiyahe ka. Pero mabigat lang siya, mga pre. Ganun talaga kasi 20,000 milliamp hour siya eh. Kaya malakas yung voltahe nito, mga pre. Malakas yung battery nito. Apat na cellphone mapupuno niya, mga pre. Akalain mo yun. Tapos, yun nga. Automatically, off lang to, mga pre. After 2 minutes, pag wala na siyang naka-charge.
Ayan. Bale, i-chat. Bale, gagamitin ko ito mamaya mga pre para, ano, para masagad siya, maubos yung battery niya. Para i-charge ko na siya ng, ano, ng buong araw para mapuno siya. For emergency ito mga pre. Kailangan talaga natin to. Lalo na pag nagbabiyahe tayo araw-araw, kailangan talaga natin to mga pre. So yun na mga pre, hanggang dito lang. Wala na akong ibang ipaliwanag. So nakakaraga lang ito pre, mga 995. Mura lang siya mga pre, o diba? 20,000 milliamp hour na. For only 995. Salamat sa Xiaomi. Ayan na pre. Xiaomi. So hanggang dito lang mga pre. Tapos ko na, natapos ko na kaliwanag mga pre. So wala na ako siguro ibang sabihin. So hanggang dito na lang mga pre. Ingat po kayo. God bless. Stay safe. Sana magustuhan nyo yung video na to. Comment na lang kayo mga pre kung ano yung gusto nyong itanong para masagot ko mga pre. Salamat!